What is trending in the world of social media? Welcome to another episode of Bicoserye. So for today's episode, I'm just going to give a few updates po sa mga nangyari these past few days. And then after that, I'm going to give a short answer about dun sa mga tao na makukulit pa rin and who keeps on comparing Mayor Vico to Mayor Isko. So I made a video about that a few weeks ago. So check out nyo din yun para makita nyo yung sinabi ko dun. Pero sasagutin ko lang po once and for all para po matapos na po yung issue na yon. So sa updates po, nung Thursday, I was at Pasig City Hall. So pumunta po ako doon sa FOI office. So may video po tayo niyan. I posted nung Thursday. And nakita ko po first hand yung ugnayan sa Pasig, which is yung pangako ni Mayor Vico na magiging opisina for transparency kung saan makakahingi kayo ng mga documents about sa budget and about sa mga updates sa iba't ibang project sa Pasig City. So yun po yung ugnayan sa Pasig. Nung same day na yon, nung Thursday, nagkaroon po ng first session ang City Council kung saan po nakompleto na sila finally lahat po ng mga konsehal, kasama po doon si Vice Mayor and of course si Mayor Vico Soto. And doon po sa session, nangako naman po yung mga konsehal na they will help sa mga layunin po, sa mga projects po na gustong gawin ni Mayor Vico. So yun po, at least finally, kumbaga, they gave their word na sila ay magiging constructive po sa mga plano ni Mayor Vico in helping the city of Pasig. So hopefully, they can live up to that promise and magtuloy-tuloy po yung mga proyekto ni Mayor Vico at wala nang maging mga masyadong mga hadlang or mga unnecessary na drama regarding sa mga issues po, of course, with the past administration and sa ngayon. So yun po. Tapos at the same time, si Mayor Vico din can also be seen monitoring po the situation po. Of course, nagkaroon tayo ng bagyo last week. So tinitingnan po niya yung mga sitwasyon sa mga kalye, yung pagdating po sa traffic and pagdating po sa mga reports po ng mga citizens of Pasig about sa mga different na nangyayari sa all around the city. So nandun po siya, makikita sa picture, he's in the monitoring room. So he's always keeping an eye po about everything that's happening. Tapos kanina po, Mayor Vico Soto, nagkaroon po siya ng chance na magkaroon ng picture together with Mayor Isko Moreno dun po sa fun run po ni MVP sa May Meralco po. Of course, may bandang Pasig din po yan. So, nagkaroon po ng chance na magkausap sila and magkita sila. And siguro po, pinag-usapan nila yung mga nangyayari po sa kanilang mga cities and yung mga different challenges they are facing. Of course, they can relate to each other being first-time mayors sa kanilang mga malalaking lungsod. So, yun po. So, dun po sa ating topic po uli. Kasi po, marami pa rin pong tuloy-tuloy na nagkukumpara at sinasabihan po si Mayor Vico Soto na mabagal daw, ba't hindi daw niya gayahin si Isko, and para daw ang layo daw ni Mayor Vico kay Mayor Isko, and hindi daw siya ganun ka-experience. So, ang in my opinion po, I think it's very wrong talaga to compare yung ginagawa ni Mayor Vico, ginagawa ni Mayor Isko. Kasi po, sa totoo lang po, una po, magkaiba yung kanilang campaign promises eh. Kumbaga, dun pa lang po is sobrang laki na ng difference eh. Si Mayor Isko, ang pinangako niya is lilinisin niya ang Manila. And of course, nag-start siya sa sobrang dubi talaga. So talagang kitang-kita talaga yung mga pagbabago. And it's easy to see kasi makikita mo sa mata mo yung pagbabago sa mga vendors and sa mga lugar. While si Mayor Vico naman, ang kanyang campaign promise is more on transparency and corruption eh. Yun yung kanyang main advocacy, yung kanyang main campaign promise na tatapusin ang corruption at kotong sa city of Pasig. Kasi magkakaiba yung problema eh. Sa Manila, ang problema nga is iba yung itsura ng city, iba yung dynamics niya. So yung sa Manila, marami diyan pumupunta mga estudyante diyan sa U-Belt and sa mga lugar na yan. Marami nagsisimba sa Quiapo from all over Metro Manila. So yun yung dynamics ng Manila. Marami namimili sa Divisoria.
So talagang ang hirap ayusin ng mga lugar na yon, na naayos naman ni Mayor Xco. While sa Pasig naman, iba naman ang nagiging problema ng mga tao diyan. Like yung experience naman nila is of course yung mga traffic enforcers na nangungutong. So yun yung isang malaking problema sa Pasig, yung mga traffic, yung sa mga lugar diyan sa C5 and sa iba't ibang lugar sa loob ng Pasig. And at the same time po, of course, yung mga allegations of corruption, that's also a big story po pagdating po sa Pasig. So yun po yung naging focus ni Mayor Vico, and so far po kumbaga hindi lang kasi nakikita as much dahil hindi ganun kadami yung mga video ni Mayor Vico kumpara kay Mayor Xco, but yun lang yung style niya. Ang importante diyan is yung resulta na nangyayari, and yun nga, that's why it was important for me to show nung Thursday yung ugnayan sa Pasig, to show po na mayroong resulta, na meron na pong opisina na kung saan makisimula po, na kung saan pwedeng i-monitor yung mga budget sa Pasig. And kumbaga tumatakbo po. Kasi yung the problem of corruption, it's not as sexy as doon sa cleanup drive. Sa cleanup drive talaga makita mo from dirty to malinis. So malayo po yung kumbaga hindi siya ganoon kasing interesting yung the problem of corruption. But it's a very very major problem. So, ito pong dalawang mayor na to, it's very transformative. Hindi lang po sa city nila, kung hindi po sa buong Pilipinas. Like I said po doon sa video ko that I made a few weeks ago, instead of comparing the two mayors against each other, let us compare them to every other mayor in the Philippines. So that yung ibang mga mayors din po, sundin yung mga best practices na ginagawa po dito ni Mayor Vico, ni Mayor Xco. So, wala pong use na i-compare po talaga silang dalawa. Unless ang goal mo talaga is siraan si Mayor Vico, which is sana naman, it's too early in his administration, is huwag po tayong mag-resort sa ganon na paraan. Kasi like I'm telling you po, I'm seeing it firsthand, nakikita ko po yung pong atmosphere po sa Pasig, talaga pong ang tutok po nila, is anti-corruption po talaga. And that is not just a Pasig problem, that is a nationwide problem. So kung makikita natin kung paano nila gagawin sa Pasig, baka magawa po natin sa bawat sulok ng bansa. So that's why it was important for me to report everything po, yung sa FOI, yung pong sa speech ni Mayor Vico about Kotong. So this whole week po is all about this anti-corruption drive. So hopefully po the message comes across po to everyone and makita po nila and they have a better picture po do sa ginagawa ni Mayor Vico sa City of Pasig and yung effect na nagagawa niya sa buong bansa. Similar din po sa effect na ginagawa ni Mayor Xco Moreno sa kanyang work sa Manila. Kung tatanungin niyo ako which style is better, wala pong exactly mas better, pero kung preferably ako po in personal, sa personal, mas gusto ko po yung style ni Mayor Xco sa social media kung saan talagang lahat pinapakita. Para hindi din nagkakaroon ng mga ganitong issue din, di ba? Pero, kumbaga po, iba-iba po ang style ng bawat mayor eh. Hindi naman po ako mayor eh. Sila po yung nahalal na mayor, so hayaan natin kung ano yung style nila, gawin nila kung ano yung tingin nilang nararapat, and then let's judge them dun sa mga magiging resulta. So that's our video for today, guys. Thank you for joining me again dito sa Vico Serie. Please subscribe. See you guys on my next video. So comment lang kayo what else you want to see around Pasig, around Manila, around other cities then. So thank you very much, guys. See you on my next video.